Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ako na naman ang inyong lingkod. This is Coach Jaja Bustos, ang inyong online fertility advisor at ang inyong online kachikahan pagdating po sa usapang matres. So, lalo na doon sa mga wala pang panggastos, yung mga nagtitipid, kung sakali po na wala pa kayong budget para magpa-check up, nandito po ako bilang babae na willing na tumulong po sa inyo at mag-share ng knowledge, experience-based knowledge tungkol sa usapang matres. Ayan. So mga kamamshies, nakaka-excite kasi ngayon sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano po ang mga exercises or mga ehersisyo patungkol doon sa mga babae na nahihirapang mabuntis dahil yung posisyon ng matres nila ay mababa o retroverted ang kanilang uterus. So, yung medical term doon is retroverted, but for traditional term, ang tawag po dito ay mababa ang matres. So, maliban po sa paghilot, meron din pong support dapat na ehersisyo or exercise para po mas mabilis na umepekto yung paghilot sa inyo. So, ituturo ko po yan ngayon sa video na ito, kaya abangan nyo po yan. And of course, kung gusto nyo po na maging updated kayo sa mga susunod na kaalaman or mga tips na ituturo ko sa inyo, ay huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa aking channel. So, paano ba mag-subscribe? Kung nakita nyo po, merong button na subscribe dyan sa ibaba, i-click nyo lang po yan para next time, kung meron ako mga bagong tips na ituturo sa inyo, ay mas mabilis kayong ma-update. So, ayan, disclaimer ko lang kasi baka meron na naman pong mga basher na makapanood nito. Disclaimer lang, ako po ay hindi doktor. Ang mga itinuturo ko po sa inyong mga tips ay pawang mga experience-based lang. Since ako po ay matagal nang nagsishare ng mga experience-based knowledge ko doon sa mga members ko na nahihirapang mabuntis dahil ako po ay merong programa para sa hirap mabuntis. So yung mga natutunan ko ay in-apply ko po sa kanila, share ko sa kanila, at ngayon po ay nabuntis na po sila. Okay, so mag-start na po tayo sa ating mga tips. Ayan, so bago po tayo magbigay ng mga tips sa inyo is ipapaliwanag ko muna kung ano ba talaga itong tinatawag nilang mababa ang matres or retroverted ang matres ng isang babae. So tayo kasing mga babae, pwedeng mag-iba yung posisyon ng matres natin. So ano ba dapat ang normal na matres ng isang babae? Ayan, so meron akong hawak na chart ngayon. Ayan. So, ito po yung normal ang matres. Kapag po normal ang matres ng babae, ganito po yung itsura ng matres niya. So, kung makikita nyo po, naka-ganun po yung normal na matres. Para po pag nag-duni-habi, pag merong nangyayari sa atin with our husband, is kapag po ay nailabas na po niya yung kanyang similya, ay papasok po ito sa normal or sa tamang posisyon. Pero kapag retroverted at mababa ang matres natin or nakalihis, hindi po siya dederecho kaagad kasi po yung retroverted na matres ay ganito. So instead na dapat ang matres natin ay paganyan para po pag nakahiga ay mabilis lang siyang mapasukan ng similya. Kaya lang kapag retroverted ay nakaganito po siya, so straight lang. Kaya po merong mga posisyon na dapat gawin kung kayo po ay retroverted ang uterus para mabilis kayong mabuntis. So maliban po sa mga dati kong itinuro na exercise, meron din akong tinuro kung paano hilutin yung retroverted or mababang matres, meron naman po ako ngayon na ituturo sa inyo na kung saan ito po ay suporta na exercises para po mas mapabilis yung pagtaas at pag-posisyon ng inyong mga matres. Okay, exercise number one. So, ganito po ang pwede nating gawin na exercise kapag po retroverted or mababa ang ating matres. So, ayan po, stretching tayo. And kung nakikita nyo, nakabuka ng dalawa, then nakaganon yung paa. Inaabot natin ng ating kabilang kamay at nakaganon. So, tignan nyo na lang po ng mabuti yan. Bakit po ganyan? Ito po ay part ng stretching. At kapag nagyo-yoga kayo, mas maganda yon kasi yung mga posisyon ng yoga or yung mga
exercises na ginagawa natin sa yoga is actually makakatulong yan para ma-boost yung fertility natin, and at the same time ay yung matres natin ay ma-position siya sa tamang lugar. So, ayan, nag-i-stretching tayo. At the same time, kung tayo ay closed cervix or masikip yung cervix natin, makakatulong din po siya dahil nga po na-open niya yung ating legs. So, na-i-stretch niya. Kaya po, gumaganda or umaayos din yung position ng matres kapag nakaganito. Okay? So, number two exercise, ganito po. So, bakit po nakaganyan siya? Kasi, di ba yung matres natin is diretso kapag mababa ang matres natin or retroverted. Kaya, para ma-position siya sa tamang lugar, kailangan nating mag-stretching at i-curve yung body natin. Nang sa ganun, yung matres po natin ay ma-position siya sa tamang lugar. Hindi naman kasi pwede na lagi na lang tayong nakaupo, lagi na lang tayong nakahiga, lagi na lang tayong naglalakad, laging nasa isang position lang tayo. So, dapat i-stretching. At least 1 hour gawin natin itong mga exercises na ituturo ko sa inyo ngayon. Kaya dapat i-save nyo po yan. Dahil for 1 hour, ganun po ang gagawin natin. Gagawin po natin itong mga exercise na to every 10 minutes. Ganyan. So nakakangawit siya, pero ganun talaga kasi nga kailangan po nating ma-position sa tamang lugar yung ating matres. So next is, eto po. So, kung nakikita nyo, inaabot natin yung paa natin dito kapag nakahiga tayo, and yung legs natin is inaabot ng kamay natin na para tayong nakabukha ka. So, bakit po ganyan? Para po ma-stretch siya at para ma-position siya na parang nasa tamang lugar. Kasi kapag ganito, parang ano na rin yan eh, na lalo na yung mga closed cervix, yung mga nagsasara yung cervix nila dahil nga sa kaya nahihirapan silang mabuntis, mas okay po sa inyo yung mga ganitong position. Kaya i-save nyo po yan. Tandaan nyo po ng mabuti. Next is, eto, nakahiga siya pero nakaangat po yung dalawang paa. Then, inaangat niya po yung likod niya at yung pwetan niya. So, gagawin po natin itong mga exercise, kasali po yung mga kanina, kahit mga 5 to 10 minutes po, as long as kaya natin na magtagal tayo sa ganun. So, for 1 hour, ulit-ulitin lang natin yung mga ganitong exercises. So, next is, ganito po, ayan. So, ito, pinakamadali kasi nakahiga ka lang, nakaganon lang yung kamay mo, and yung mga paa mo is parang nakapatong sa pader. So, natataas po dito ang ating matres, and napuposition po siya sa tamang lugar kapag ginawa po natin to. So, next is, ganito po. Ayan, so nakahiga ka, then kinikurve mo yung body mo at inaabot mo yung tuhod mo papunta po sa mukha mo, then dapat nakaangat yung dalawang paa. So, maganda po itong stretching na ito para gumanda at umayos po yung daloy ng, umayos po yung posisyon ng ating matres. Ayan, so the best din po ito sa mga babae na nasisira yung regla nila, yung mga nahihirapang mabuntis na closed cervix, at yung mga babae na mababa din yung matres nila. So, maganda po ito sa inyo mga mams. Next is, ayan. So, napakadali lang, diba? Sobrang dali lang po. Tignan yung mabuti. Parang nakaano ka lang, nakadapa ka lang, and then iaangat mo yung katawan mo. So, diba? Parang parang baka. So, parang nakaano ka lang, nakaganyan. Ganyan kasi ginagawa namin ng bata kami pag naglalaro kami. Meron kaming laro na ganito eh. Yung nakaganyan, tapos tatalunan kami. Ganun. So, yan. Magandang stretching din po yan at exercises. So, ang dali-dali lang, kaya-kaya nyo po yan. At least 5 to 10 minutes, gawin nyo po siya ng paulit-ulit. Okay, so last but not the least, exercise. Ayan. So, nakaganyan po tayo. Nakaangat yung pet natin para tayong nakatuwad. So, ganyan po yung exercise natin. Gawin natin to at least 5 to 10 minutes hanggat sa kaya po natin siya. So, ulit-ulitin lang po natin yun. Ayan. So, ulitin ko lang lahat para matandaan nyo po at para ma-save nyo siya. Ayan. So, ito. And then, next is ito. Next is, and then next. And then next. Okay, and then,
Then, the next. Ayan. So, napakaganda, napakadali at relax na mga exercises lang to. Hindi kayo mahihirapan dito. So, kung matres lang din naman ang pag-uusapan at yung position lang din naman ang matres yung pag-uusapan dito, hindi kayo masyadong mahahassle, hindi nyo na kailangan masyadong magpapawis. So, ang kailangan nyo lang is stretching at sundin yun. So, marami na po ako natulungan na mga babaeng hirap mabuntis na nagawa na po nila itong mga exercises na ito. And ako mismo sa sarili ko ay naranasan ko din po yung mahirapan akong mabuntis year 2017. And ito po mga exercises na tinuturo ko sa inyo ay ginawa ko rin po ito. Kaya ngayon po ay mabilis na akong mabuntis. Kasi every time na gusto kong magbuntis at ready na ako ulit, ginagawa ko lang po yan. So ngayon po ay tatlo na po yung anak ko. So sundin po natin siya. Wala namang mawawala. It's harmless. Hindi po kayo mapapahama kung gagawin niyo po ito. Actually, makakatulong pa po ito sa inyo. Ayan. So, thank you so much sa mga nanood. At sana ay marami kayong natutunan sa aking vlog ngayon, sa video na ito. So, abangan niyo po yung mga next topic na ituturo ko sa inyo dahil mas marami pa po kayong matulungan. And, of course, kung meron kayong mga gustong tulungan na nahihirapang mabuntis, pwede din po na i-share nyo sa kanila itong video na ito. At kung nagustuhan nyo po yung video ko, i-like nyo lang po, okay? And then, i-share nyo na rin para mas marami tayong matulungan. Okay, so, ayun lang po. Once again, ako po si Coach Jaja Busos. And salamat po sa panonood sa akin sa video na ito. Thank you!